Hello mga kaibigan, magluto tayo ngayon ng simpleng tinolang manok. So, ilalagay natin, lagyan natin ng lemongrass or tanglad. Ito, i-ano muna natin, hiwain muna natin, i-ano muna natin. At tapos ito, ano to, aloya, hinugasan ko na. Para ano siya. So, hiwain ko lang tapos i-ano ko lang i-slice ko lang muna itong lemongrass or tanglad tapos gawin ko ganito para hindi siya sagabal sa loob. Okay? At ngayon, itong manok natin, chicken breast lang ito, hiwain natin ng paliit-liit para madali siyang maluto. So, ito ang isama natin. So, tinulang, ang gagawin natin is simpleng tinulang manok. Ugasan muna natin. Ngayon guys, ito yung nahugasan ko na na manok na tinula, na ito, i-ano natin. Gagawin natin tinula. Hiwain na muna natin paliit-liit. Pang ano lang to, pang madalian lang. Tinatawag na direct to the point. Direct to the point. Pero may mga sahog pa rin. Siyempre, lagyan natin ng repolyo. Yun lang. Hindi to akin. Akin naman ang manok sa ano to, landlady ko. Kulang magluto. So, at least, mabigyan niya ako kahit papano. Kasi di ako makalabas dahil sa COVID. At saka, wala nang pambili ng... Wala na akong pambili sa talaga. Wala nang trabaho. Nagsara yung company namin. So, ganito na lang. So, tinulang manok para makahigop din si ma'am. Kasi sa kanya naman tong manok. Hindi naman to akin. Wala akong pambili. Mahal eh. So, hiwain pa rin natin ng paliit-liit. Wala akong naman akong mapaglagyan ng ano eh. Ganito na lang. Madali lang kasi hiwain pag ano ano to? Pag breast, chicken breast na tinanggalan na ng skin. So, ganito paliit-liit lang. O, ganito kaliit. So, ito na yon. So, ngayon guys, tapos na siya. O, maliit-liit na. So, ngayon, ilalagay ko to sa kaldero. Hugasan ko muna ulit. Huhugasan ko muna siya ulit. Ngayon, ito na yung kaldero na may luya at may tanglad or lemongrass. Ilalagay ko siya ang manok, ang chicken breast. Okay. So, ito na yun. So, ngayon, ang gagawin ko nito, lagyan ko siya ng tubig. So, ito na siya. May tubig na siya. So, ilalagay ko na siya sa ano natin, kalan. Para kukulo siya. Para maluto. Tapos, lagyan natin ng repolyo. Ito na siya. So, nilagay ko na. Okay. So, ngayon, repolyo na naman ang anuhin ko. So, ito yung repolyo. So, hugasan ko muna. Tanggalin ko muna yung ano niya. Tanggalin ko muna yung plastic. Kasi nakabalot siya sa plastic eh. So, ngayon
yun, tanggalin muna natin sa plastic. Hugasan muna natin yung ano natin, cabbage o repolyo. So, hugasan muna natin. Sandit lang kasi nakawak mo lang kung patayin ko. Tapos ngayon, tapos na, nahugasan ko na siya. So, anuhin ko muna siya. Hiwain ko muna siya. Check ko lang kung okay ba siya. Medyo may itim o. Tanggalin ko lang itong itim. Ano to? Ano na lang. Check ko lang. Gusto kong makita eh. Baka may ano. Ganun din. Same procedure. Simple lang. Yun. Pag maluto na yung ano, yung manok. So, isasala ko. Ano ko na ito. Ilalagay ko na ito. Madali, pang ano to mga kabayan, pang madalian to, sinasabing parang pag dito kasi sa abroad gusto mo pang madalian lahat ang ginagawa mo kahit naka-quarantine, gusto pang madalian kasi marami pang gagawin, mag home base online job para may kita kahit papano may kita. Okay, so tapos hello guys, binuksan ko na lang siya kasi kung hindi ko siya bubuksan, lalabas yung ano, tubig. Kasi kumukulo na siya. Hello guys, ngayon lagyan ko siya ng kaunting asin na lang kasi yung kanina na lagyan ko na siya ng asin, hindi ko lang na pasama sa video. So, konti na lang kasi hindi siya masyado. Ito pala yung asin na ginagamit ko, rock salt. Kasi mas healthy raw to. Yan lang. Mamaya ilagay ko na yung repolyo. Ngayon, luto na yung manok natin. Saglit lang naman, madali lang siya maluto. Kaya lang, mas maganda na yung lutong-luto yung karne. So ngayon, ilalagay na natin yung repolyo natin. Okay. Dahan-dahan lang. Saglit lang ang repolyo para hindi siya malata.
Tapos na. Yun lang, saglit lang. Ang madalian na luto. So, kasi may timpla na siya, so hindi na natin lagyan ng asin. Kaya lang, di ko siya pwede natakpan siguro. Kasi kung tatakpan ko siya, lalabas yung tubig. Pero bantayan ko lang, try ko takpan. Ito na. Tingnan natin. Ay, muntik na nalabas sa tubig. So, talaga natin ang takit. Kasi lang ano siya dito. Ay, parang ano siya. Lumabas yung tubig. So, ito na yun. Tingnan natin yung manok. Ayan, ito na yung manok. Para medyo maganda-ganda naman tingnan. Medyo maganda-ganda tingnan. Kasi nasa ilalim yung manok eh. Okay. Ayan na. Ayan na siya. Ito na. So, pwede na. Patayin ko na yung apoy. Okay na. So, ito na yung luto natin. So, pwede na. Kahit konting rice lang or walang rice, pwede na to kainin. Nakakabusog na to.